Sandali lang, Iha. Tatawagin ko lang si Natoy. Masyadong malakas ang mambabarang na ito. Kailangan natin ang tulong niya upang sa ganon ay hindi na lumalapa ang karamdaman ng iyong asawa. Wika ni Mangkarding sa babae. Maya-maya pa, tumayo siya at pinuntahan si Natoy sa likod ng bahay kung saan ito naghahakot ng kahoy. Natoy, Iho, madali ka. May pasyente doon na nabiktima ng barang. Batid kong ang nambarang sa kanya ay may gabay na demonyo na galing pa sa impyerno. Wika ni Mangkarding paglapit nito kay Natoy. Ho? Mula pa mismo sa impyerno? Takang tanong ni Natoy. Kasunod nun ay dali-dali niyang pinuntahan ang iniwang pasyente ni Mangkarding dahil sa labis na pag-aalala. Pagdating ni Natoy sa kinaroroonan ng pasyente, nadatnan niya itong wala pa rin saplot sa katawan. Gawa nang inalis iyon ni Mangkarding. Sa likod ng tuhod niya, Iho, sa bandang kaliwa, kapain mo at mararamdaman mo ang insektong mula pa sa impyerno. Wika ni Mangkarding habang nakatayo sa kanyang likuran. Agad naman itong kinapa ng binata at nagwika nang mataas na uri ng demonyo sa impyerno ang nagmamay-ari nito. Kailangan ko maputol ang kaugnayan nito sa demonyo upang matagpuan ko ang eksaktong kinaroroonan ng mambabarang. Wika ni Natoy na may halong puot. Matapos yan ay umusal siya ng mga pananggalang para sa lalaki habang nakahawak sa ulo nito at naglalakad paikot-ikot dito. Sa puntong yun, kitang-kita ni Mangkarding ang imahe ng diwata sa katauhan ni Natoy. Na animoy sinasabayan nito ang binata sa ginagawa nitong pag-iikot sa katawan ng lalaki. Nakapikit din si Natoy sa mga oras na yon habang patuloy na may inuusal. Kitang-kita rin ni Mangkarding ang konsentrasyon ng binata sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa, dumilat ang mga mata ni Natoy na nagliliwanag. Segundo lang naman ang pagitan nang masulyapan iyon ni Mangkarding. Nang matapos na si Natoy sa kanyang ginagawa, sinabihan niya si Mangkarding nang, Lolo Karding, sabihan po ninyo na bumalik na lamang kinabukasan ang mga taong nakapila para magpagamot. Batid ko naman na wala naman sa kanila ang may seryosong karamdaman liban sa pasyente nating ito. Wika ni Natoy na agad namang ginawa ni Mangkarding. Bago buksan ni Mangkarding ang pinto, pinasuot na ni Natoy ng damit ang kanyang pasyenteng binarang. Napahinga muna siya ng malalim bago nagsalita sa harap ng nakapilang nais magpagamot. Kinalulungkot kong sabihin sa inyo, bumalik na lamang ho kayo kinabukasan. Nais nang magpahinga ni Natoy sa ngayon. Subalit, huwag kayong mag-alala, bukas na bukas ay magagamot kayong lahat. Wika ni Mangkarding sa mga tao. Mangkarding, kahit itong anak ko lang. Nagtatay po kasi siya. Wala naman po kaming pera pang pagamot sa kanya sa ospital. Kaya dito ko po siya dinala. Sabat naman ng isang lalaki. Ganon ba? Eto, dikdikin mo ang 5 pirasong dahon na ito, Iho. Ilaga mo ng 10 minuto at ipainom mo ng mainit sa iyong anak. Sagot naman dito ni Mangkarding. Matapos yan ay nagsiuwian na ang mga tao. Kasunod nun ay ang pagbalik naman niya sa loob ng bahay nila. Nakauwi na sila, Iho. Hay, alam kong hindi mo maaaring pauwiin ang pasyente mong ito hanggat hindi mo napaparusahan ang bumarang dito. Opo, Lolo Karding. Nais ko po sanang bantayan niyo ang taong ito hanggat hindi po ako nakakabalik. Pakiusap naman ng binata. Sa pagsapit ng gabi, akmang lalarga na si Natoy mag-isa nang biglang nagsalita si Mangkarding nang, Iho, baka nais mong isama ang kaibigan mong kapre. Ang totoo niyan, kanina kasi nakiusap ako kay Lola Goreng mo na kung maaari, maging katuwang mo si Gado. Hindi ba't kababata mo ang kapreng yon? Wika nito. Dagdag pa niya, nung mga oras na tatawid na siya patungong Lagusan, kinukulit umano siya ng kapre
na kung maaari samahan niya ang binata na kanyang matalik na kaibigan. Talaga ho? Eh, bakit hindi ko siya maramdaman? Tatawid pa lang ba siya? Tama? Tuwang-tuwang tanong ni Natoy. Sa katunayan niyan, oo, papalabas na siya ng lagusan. Sagot naman ng matanda. Nang marinig ni Natoy ang sinabi nito, nagmamadali siyang nagtungo sa kwarto ng albularyo upang salubungin sa harap ng dalawang malaking puting bato ang kanyang kaibigang kapre. Pagkalipas ng ilang minuto, nagliwanag ang pagitan ng mga bato. At kasunod nun, ang paglabas ng kapreng sigado. Natoy, ikinagagalak kong makita ka muli, kaibigan. Wika ni Gado, sabay tapik sa balikat ni Natoy. Ako rin, kaibigan. Teka, bakit naging magkapantay lang tayo ng tangkad? Nung nasa mundo tayo ng engkanto eh, doble ang taas mo sa akin ah. Takang tanong ni Natoy sa kaibigan. Ah, dahil kay Lola Goreng, binigyan niya ako ng karagdagang kakayahan para kahit nasa mundo ako ng mga tao, lagi kitang masamahan. Kaya kong magbago ng anyo, kaya ko rin baguhin ang aking laki. Sagot naman ng kapre. Kung hindi nyo na itatanong, itong kaibigan niyang kapre ay kaedad lamang ni Natoy. Pagkasilang noon ni Natoy sa mundo ng engkanto, ay kasabay din nito ang pagsilang ni Gado. Subalit ang kanyang mga magulang ay napas lang ng kanilang kalaban dahil tinangka ng mga ito na pumasok sa lugar ng Locadea. Napag-alaman din noon ni Natoy, noong panahong isinisilang siya, ay may naganap na digmaan sa tapat mismo ng lagusan, patungong Locadea. Yun ang digmaang tinutukoy ni Gado na kung saan napas lang ang kanyang mga magulang. Animoy, tinadhanang sabay silang isilang upang maging katuwang ang bawat isa. Maya-maya pa, nag-anyong tao si Gado at kasunod nun ang paglabas nila sa kwarto ni Mang Karding. Magandang gabi, Mang Karding! Bati ni Gado sa albularyo. Mabuti naman at narito ka na, Gado. Tignan mo nga naman, kaya mo na magbago ng anyo bilang tao. Hindi ko na tatanungin kung bakit, dahil alam ko kung sino ang nagbigay ng kakayahan mong iyan. Sagot naman ni Mang Karding sa kapre. O siya, sige. Lumakan na kayo ni Natoy. Dagdag pa niya. Bago umalis ang dalawa para tugisin ang mambabarang, nasipat ni Natoy na nakikinig sa kanilang usapan ang asawa ng kanyang pasyente. Kaya naman, nilapitan niya ito at sabay sabi na nga. Ginang, kung ano man ang nakita at narinig mo, sana'y huwag mo na lamang ipagsabi sa iba. Isipin mo na lang, kami ang solusyon para mailigtas ang inyong padre di pamilya. Umaasa ako mapagkakatiwalaan ka, kaya di ko nabuburahin ang iyong memorya. Tutuloy na po kami. Wika ni Natoy sabay alis kasama si Gado. Habang naglalakad ang dalawa, naisipan ni Gado na magpalit ng anyo. Natoy, kaibigan, upang mas mapabilis ang paghahanap natin sa mambabarang, magaan yung kabayo na lamang ako at lilipad tayo. Wika ng kapre. Hindi pa man nakakasagot si Natoy, agad na itong nagpalit anyo. Pagtingin dito ng binata, labis siyang namangha dahil ang anyong ginawa ni Gado ay isang kabayong may pakpak ng agila. Kulay kayumanggi ang balat nito at nangingintab na kulay pilak ang baluting nakabalot sa kaanyuan ni Gado. Aba, ikaw ba talaga yan, kaibigan? Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na ang kapreng gaya mo ay nagagawa ang mga bagay na yan. Wika ni Natoy habang napapangiti. Hindi na nakaksaya pa ng panahon ng binata. Dali-dali na siyang sumampa kay Gado. Pagsampa niya sa kabayo, mabilisan naman itong bumulusok sa himpapawid na halos simbilis ng kidlat. Nang pumaibabaw na sila sa kaulapan, saka pa lamang bumanayad ang paglipad ni Gado. Siguro naman, hindi na tayo makikita ng mga tao sa baba sa ganitong kataas na paglipad natin, kaibigan. Wika ni Gado kay Natoy. Oo naman, kaibigan. At siya nga pala,
May insekto ako nakuha sa katawan ng lalaki. Pakakawalan ko ito dahil nakapaloob sa insektong ito. Nasusundin nito ang bawat iuutos ko. Hindi ito malalaman ng mambabarang sa oras na lumapit na ito sa kanyang kinaroroonan. Matapos makapagsalita ni Natoy, may inilabas siyang isang garapon na may lamang isang pirasong salagubang. Pinakawalan niya ang salagubang, sabay inutusan niya itong umuwi sa tahanan ng mambabarang. Pagkalipad ng insekto, itinuon naman ni Gado ang paningin niya rito. Sapagkat ang tutunguing direksyon ng insektong yun ang kanilang babagtasin patungo sa mambabarang. Ilang oras nila itong sinundan hanggang sa mapadako sila sa isang bundok at doon bumaba ang salagubang. Pagsunod nila dito, nakita nilang pumasok ito sa malaking kuweba. Mukhang dito naglulungga ang mambabarang na hinahanap natin, kaibigan. Wika ni Gado. Hindi mukhang dito. Talagang narito siya, kaibigan. Dahil ramdam na ramdam ko ang malademonyo nitong presensya sa buong paligid. Sagot ni Natoy sa kaibigan niyang kapre. Pagdapo nila sa lupa, muli nag-anyong tao si Gado. At kasabay nun, ang paglundag naman ni Natoy sa ibabaw ng puno. Maigi nilang pinagmasdan ang paligid bago tuluyang humakbang papalapit sa kuweba. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang bukana ng kuweba. Subalit, pagsipat nila dito, ay may naulinagan silang mga nilalang na puros nakatuwad. Ayon kay Natoy, nasa 10 ang mga yun at natitiyak niya na ang mga ito ay mga aswang. Palakad-lakad ang mga yun sa bukana ng kuweba habang nakatuwad. Ang iba naman ay patalon-talon pa na parabang hindi ito makatindig ng tuwid at makapaglakad gaya ng isang tao. Dahil sa kanilang mga nasilayan, natukoy ni Natoy kung anong uri ng mga aswang ang nagbabantay sa bukana ng kuweba. Mga mintiw ang mga yan. Isang uri ng aswang na tanging pagtalon-talon lamang ang kaya nilang gawin upang makapaglakad. Hindi nila kayang tumayo. Bagkus, ganyan talaga sila kung lumakad. Wika ni Natoy. Dagdag pa niya na ang mga ganoong uri ng aswang ay kaluluwa ng mga tao ang kinakain ng mga ito. At kung ilang taon na ang taong kanilang nabiktima, ay ganoon din ang dumaragdag na buhay nila dito sa mundong ibabaw. Iiwan lamang nila ang kanilang biktima na walang bakas ng sugat o pinsala sa buo nitong katawan. At kapag matagpuan naman ito ng taong bayan, aakalain nilang inatake lamang ito sa puso o di kaya ay namatay sa malubhang sakit. Nang marinig ni Gado ang tungkol sa mga mintiw, nagrepresenta siya na lamang ang sasagupa sa mga ito. Ganun ba? Kaluluwa ng mga tao pala ang paborito nila. Kung ganun, ako na ang bahala sa kanila. Sa liit ng mga yan, lalamukutin ko lang yan. Wika ni Gado na punong-puno ng tiwala sa kanyang kakayahan. Ah, ganun ba, kaibigan? Sige, mukhang kayang-kaya mo naman sila at tiwalang-tiwala ako sa mga kaya mong gawin. Sagot naman ni Natoy sa kanyang kaibigang kapre. Maya-maya pa, walang takot na lumapit si Gado sa kinaroroonan ng mga mintiw. Nang makita ni Natoy ang paglalakad nito, laking gulat niya nang biglang nagpalit anyo si Gado bilang isang anyong mintiw. Nagpatalon-talon itong lumapit sa bukana ng kuweba. Nang makita naman ng mga aswang na mintiw na ginaya niya, napapalapit si Gado doon ay hindi nila inakalang isa itong kapre. Bagkus ay inakala nila na kauri nila ang lumalapit na nilalang. Dahil doon, bahagyang napangiti si Natoy. Dahil hindi siya makapaniwala na maging ang mga wangis ng mga aswang ay kayang gayahin ni Gado.